Nooy natukoy ang tunay na pangalan ni Abdul na si Froilan Mercado, residente ng Purok 7, Sitio Maligaya, Barangay Mabiga, Mabalacat City, Pampanga. Lumalabas din na magkapitbahay pala ang suspect na si Abdul at ang biktimang si Rhealyn. Ayon sa mga pulis, pagnanakaw ang unang motibo sa krimen. Base din sa salaysay ni Jordan, yung kasama niya sa trabaho, noong araw na yun is ano siya, kasasahod lang nila. Kasasahod lang nila, although nauna nga lang siyang umalis dahil may pinuntahan pa siya. Yung biktima, si Rhealyn, umuwi siyang mag-isa. Tumutugma din ang salaysay ni Jordan Lorenzo sa mga nawawalang gamit ni Rhea. Meron yung biktima is meron siyang bag, meron siyang cellphone, pero nung pagkatapos ng insidente, nawawala. At tugma doon sa salaysay ni Jordan at salaysay ng witness na pagkatayo ng lalaki, may dinampot silang bag tapos umalis na. Pagmamayari yung biktima si Rhealyn, yung bag na yun. Samantala, nang makaharap umano ng mga kaanak ng biktima ang suspek, bigla na lamang nitong inamin ang krimen. Sorry, anak ko. Nagawa ko lang po yun kasi gipit po ako sa pera. Lumuhod yung suspek, sabi niya na nangangailangan lang daw dahil nanganak yung misis niya. Yun ang sabi niya. Inamin din niya na 500 yung nakuha niyang porsyento doon sa lakad na yun. Yun ang sabi niya. Hindi naman matanggap ni Ginang Lolita na pinatay ang kanyang anak dahil sa maliit na halaga ng pera. Sabi pa niya sa lobe, binigyan lang daw siya ng 500. Pumatay siya. 500 piso, papatay ka. Ang salita pa nga daw eh, bagong panganak yung asawa niya. Para sa akin, demonyo siya. Lampas pa sa demonyo. Di siya demonyo, liit-liit lang niya eh. Ayon sa mga pulis, secondary motive ang pagnanasa ng suspect sa biktima. Yung biktima kasi medyo may kagandahan ng biktima. So lately na lang siguro na na-execute na nila yung plano nilang pang-hold up at nung siguro nakuha nila na may kagandahan, kasi bata pa kasi ito, doon na lang nila, napag-tripan lang nila. Nagharap kami nung November 22 ni Abdul. Sabi niya, korsonada daw niya. Kasi daw maganda, maputi. Hindi niya binanggit yung tungkol sa pera. Basta ang ano daw niya, bawat gabi daw na uwi ng kapatid ko, inaabangan. Inaabangan na mag-isa lang yung kapatid ko. Eh, nung time na yun, na-tiyempo, nag-iisa lang siya. Samantala, napag-alaman din ng mga otoridad na isang grupo ng hold-upper ang nakitang dalawang lalaki na kasama ng suspect na si Abdul. Nag-join lang silang gawin yung, nag-operate lang sila na isa lang yung target kasi nagkataon lang na siya lang yung napadaan at dalawang grupo yung nandun. Kaya nag-merge sila. Kabirang grupo, nakuha din namin yung alias pa lang nila. Alias pa lang, a certain Gary at saka a certain Soy. Although kasi si Gary, alias din niya, ginagamit din niya Tisoy. Pero yung isa talaga, Tisoy, di talaga yung alias niya. Dahil sa pag-amin ng suspect na si alias Abdullah at ang mga salaysay ng mga testigo, sinampan siya ng kasong robbery with homicide sa Mabalacat Prosecutor's Office. Patuloy namang inaalam ng mga pulis ang mga tunay na katauhan ni alias Gary at alias Tisoy. Kasalukuyang nakapiit sa Bureau of Jail Management and Penology sa Angeles City si Abdul. Doon sinubukan namin siyang hinga ng pahayag, subalit tumanggi siyang humarap sa amin. Bagamat nakakulong na ang suspect na si Abdul, matinding galit pa rin ang nararamdaman ng mga kaanak ni Rhealyn. Dol, sana maisip-isip mo yung ginawa mo sa anak ko, Diyos ko. Kung pwede lang kitang durugin sa aking mga kamay, gagawin ko dahil sa ginawa mo sa anak ko. Pag naisip-isip ko kung paano tinarak yung ice pick, doon ako nawawala ng kwan. Masakit.
Kaya gusto ko madanasan niya higit pa sa sakit na dinadanasan ko ngayon. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lamang ang button na ito. Na-miss mo ba ang palabas ng SOCO noong nakarang Sabado? Pwes, pwede mo itong mapanood dito.